In a span of 14 years, hindi lang isang napakagandang programa ang nabuo, kundi isang pamilya. Along the Riles. Family talaga. Kahit kay Tito Dolphs, ang ano namin talaga is we're very close to him. Ganun din siya, hinahanap niya yung family niya. Lahat kami, tatay ang turing namin kay tatay. Lahat ng kami, nanay din ang turing namin kay Tita Nova. Ako, si Gio, si Vandolf, si Claudine, si Maybelline, lahat kami magkakapatid ang tingin namin sa isa't isa. Siguro sa tagal na rin ang pagsasama-sama namin, talagang nabuo yung samahan na ito. Yung unang araw namin, si Tita Nova siyang mismong lumapit talaga. Siya yung nagsabi sa amin din na, oh, huwag kayong mahiya, ganyan-ganyan, nanay niyo ako dito. Si Tita Nova, napakamaraming kwento niyan. Kumbaga, minsan natitigil nga yung taping namin dahil puro siya kwento ng kwento. At isa pa, si Tita Nova, pag naumpisahan mo ng tawa, asahan mo, mga 15 minutes pa yan sa gitna na eksena bago tumigil yung tawa niyan. Si Tito Dolphy ay hari. Si Tita Nova, Tita Heart tawag namin sa kanya. Si Tita Heart, siya ang reyna. Sa show kasi, para siyang invisible mommy sa amin, di ba? Parang pagka nangailangan din naman ako ng mga lambing, kunyari, tas wala naman kaagad yung parents namin na nandyan, ay yung totoong parents. So, ang nangyari, talagang napupunta sa mga kay Tita Nova, ganyan. Pero ano man ang mangyari, ilang taon man ang magdaan, ang kanilang samahan, hindi basta-basta lilipas. You know, sometimes, we don't see each other for 3 years, ganyan, ano? Matagal na hindi kami nakikita, pero basta't nagkita, tita nanay pa rin. Walang nagbago. Even kay Vandolf, I don't call him Vandolf, I call him Baldo. Estong, sila Gio. Lahat ng anak, Claudine, tita nanay. Ang feeling namin, fresh. Para pa rin kaming nag-home along. Yun yung siguro ang pinakamaganda nangyari sa Home Along Da Riles eh. The cast members. Nakapusoy ka na. Tayo na. Sandiko na. Ako ko. Maligit tayo. Sabahin. Ay, kahit na even with yung mga sunog baga, kahit na natapos na yung show mismo, every time na magkikita kami, it's the same feeling. Mabalik ka talaga doon sa 90s na pakiramdam, which was us being so tight na parang family na family talaga. Kahit na gano'ng kami katagal ni Tita Heart ni magkita, pag nagkita kami, it's the same pa rin. Kapag nagkikita kami, Tita Nova, parang isang araw lang kami hindi nagkita. Kumbaga, andun pa rin yung warmth niya, yung pagiging nanay-nanayan niya sa amin, andun pa rin yung pagkamaasikaso niya. Uy, napanood kita sa ganyan. Maganda siya mag-feedback. Kasi alam mong sinusubaybayan ka pa rin niya kahit ang matagal na kayo hindi nakikita. 13 years ko siyang naging nanay-nanayan eh. Hindi naman ganun kadali makalimutan yun eh. Ako, kabisado ko ang amoy ni Baldo. Kailangan amuyin kita. Ikaw mas may amoy. Para kang German chef. Naamoy lang eh. Si Baldo nga ito. Bakit? Amoy sa ako! Sa pagkawala ng haligi ng kanilang tahanan sa Riles, isang napakalaking kawalan nito, lalo na kay Nova. Talagang malaking kawalan because he still loves to act. Andun yung puso niya at buhay niya sa pag-arte. Hindi na pera ang pag-uusapan. Gusto niya makapagbigay saya sa mga tao. Pero natural sa atin na mga tao na merong hangganan. Wala na siya. Up to now, pumupunta pa ako sa tomb niya.
umiiyak tuloy ako. Kinakausap ko siya. Tito Dorf, sabi ko, Kebs, dito ako. Sabi ko, kumusta ka? Kasi yung tagal, 14 years, na every week kasama mo, parang hindi yata madali. Na nakasanayan mo na siya. Parang he's part of you. Tapos, natapos sa bandang huli. So, ang reflection ko that time and up to now, it's a very nice lesson. Na iba pala talaga pag nagmahal ka ng kaibigan. Because ang ganda ng iniwan, may mga napulot ka ring aral. Very precious ang isang kaibigan na dapat minamahal natin.